Hello everyone. So ayan, sa mga nag-avail po dito sa Tanawan Park Place, no. So andito po ako sa harapan ng turnover unit and then dun sa may expanded. So papakita ko lang po sa inyo yung mga completion na bahay dito. So ayan po yung ating Linne, no. So marami na pong nakatayo. Ayan. So medyo marami nga lang pong damo kasi syempre laging umuulan, kaya ang bilis pong magtubo ng mga damo. So ayan po guys, yan, i-explain ko lang po yung regarding po kung ano po ang sukat nitong mga turnover unit ng ating Linnea. Syempre sa mga buyer, hindi lang pwede tayo mag-present ng ating unit, kundi dapat malaman din nila kung ano po ang mga sukat nito. So ayan, dito muna tayo sa Linnea Single Attached Suggested Expanded. So ito po ay typical lot area na 102, floor area niya is 130.25 square meters. So ano nga ba yung ground floor niya? Ano nga ba yung sukat? So una, ito yung ating property line na meron po siyang sukat na 5.15 meters. Sa gilid naman, meron tayong 7.50 meters. And then sa carport, meron tayong 28 square meters. Yan, mula dito sa gilid na property line hanggang dun sa gilid. Yung dining room natin, meron naman po siyang 26.2 square meters sa living area. And then yung sukat naman po ng ating kitchen area is 9 square meters. And then yung ating toilet and bath, meron naman pong sukat na 3.4 square meters. Yung maid's room ay 4 square meters. And then yung service area dun sa likod, may 4 square meters. And then yung toilet and bath, meron naman po siyang 1.8 square meters. So ibig sabihin po, yung kabuuan na sukat ng bahay mula dito sa gilid, ayan, yan po, hanggang doon yan sa may garahe ay may kabuuang 8 meters lahat. So ibig sabihin 5.15 plus ito pong nasa gilid na yan, no, yan 28 square meters. So yan po yung ating kabuuan, no. Pagdating naman sa second floor, ayan, kung mapapansin natin, parehas pa rin yung nasa gilid niya. Siyempre, up and down lang. Kaya 7.50 square meters, 7.50 meters para parehas lang. So, pagdating naman sa balcony, meron siyang 3 square meters. Sa family area, meron siyang 17 square meters, 9 square meters naman sa bedroom 1, sa bedroom 2, 8.5 square meters, and then sa bedroom 3, 12.8 square meters, and then sa toilet and bath, meron naman po tayong 3.6 square meters. So, bakit ko po ito pinapakita sa inyo? Para po malaman po ng ating mga home buyers kung ano po yung sukat ng mga yan, no? Kasi maraming nagtatanong, ang mga buyer po na talagang mapanuri ay nagtatanong po pagdating sa mga sukat ng loob ng bahay, no? So ayan po, pwede po natin yan i-send sa ating mga buyer. So ulitin ko, ito po yung ating model ng Linnea. Yan po siya. So siya po ay bare finish ang delivered unit. So ibig sabihin po, wala po yan kisame, walang tiles, walang partition, wala pong pintura sa ibaba at taas, pati sa CR. So wala pa rin pong kisame dito sa baba, siya po ay naka steel deck. So si buyer na po ang bahalang magpakisame diyan. So ito, ipinapakita naman dito sa kabila, ito pong expanded, suggested expanded unit, na ibig sabihin po, kung kanina po doon sa parking area ay walang ganito, dito naman po ay nilagyan, no? Ibig sabihin, dalawang carport, kasya, depende sa use ng buyers, kung maglalagay siya ditong kubo, maglalagay siya ditong gate dito sa harapan, no? Tapos, syempre, sa likod, ayun nga, naglagay doon ng isang parang maid's room sa likod. Tsaka may service area, tsaka toilet and bath. Naglagay ulit doon ng isa sa likod. Pero ang CR lang po talaga nito is dalawa. Isa sa ibaba, isa din po doon sa taas. So, syempre, kapag may bisita po tayo, at ayaw po muna natin papasukin sa loob, at kung nahihiya ang ating mga visitors, at kung gusto lang po doon sa likod, pwede naman po mag-CR doon. Ano? So, ganun po yun.
So ayan po, ulitin ko, dito po sa Tanawan Park Place, ito pong phase 1 and phase 2 po ay sold out na po. Ang natitira na lang pala dito ay townhouse. Yung Jasmine single attached po natin dito na single na medyo maliit lang na may sukat pong 58.5 ay sold out na po. Dito naman po sa atin sa Linnea, ayan, pwede naman po tayo magpa-line up kung gusto po natin dito sa phase 1, no? Kasi as you can see po, ayan, marami na po ditong bahay na nakatayo. Pero meron po tayong maraming Linnea ngayon. Saan nga po ba yon? Doon po sa phase 3 sa Barangay Hidalgo, no? Yun po ay dalawang bayan ang nakakasakop. So doon po, pwede po tayo doon mag-reserve na. And then baka po this month, maglabas na rin po ng presyo yung ating pong phase 4. Ang itatayo po doon ay townhouse and then Jasmine single attached. Doon naman po sa phase 3 ay Linnea model, ganito po, tsaka yung ating Adeline. So yung Adeline natin nagkaroon ng reopen kaya lang nabili na po kaagad. So ayan guys, thank you so much, no. Ito lang po ay binidyo ko, pinaliwanag ko lang po sa inyo para po sa mga buyer po na gusto pong makita po itong Tanawan Park Place. Ulitin ko sa mga buyer po pala namin o hindi naman namin buyer. Ayan. Kung gusto nyo pong makita ang inyo pong unit, at least 100% constructed na, kayo po ay mag-i-email sa helpdesk ng AXIA para po kayo ay replyan sa email ninyo na kung pwede na nyo pong i-visit ang inyo pong bahay dito sa Tanawan Park Place. Kahit anong unit po ditong inabel ng home buyer, ipapakita nyo po yon kay guard, kay Sir OIC, para po kayo ay samahan po sa inyong unit. So hindi po tayo pwedeng basta-basta na lang pupunta dito at pupuntahan po natin yung ating unit. So meron po tayo ditong protocol. Kailangan sundin po natin as a home buyer, no? Eh, yung iba dyan magtatanong, eh bakit po hindi namin pwedeng makita? Bahay naman namin yun, nabili na namin. O nga po, no? Kaya lang, syempre, as a developer po, meron po silang sinusunod din pong policy. So yung kung ano po yung binaba ni management, yun din po ang ating susundin. So sa mga home buyers po namin dito ng Brilliant Division, RCD Pearl Homes, thank you so much po for trusting Brilliant Division. Ayan po. So ito po yung ating maibibigay ko sa inyong update. So nagbigay po akong update sa inyo dahil kami po ay meron po kaming clients dito. So, nag-update na rin po ako. Thank you! Mag-subscribe po pala kayo sa aking YouTube, Ma.cecilia Reyes. Ayan. And then, mag-follow po kayo, no? And then, kayo po ay mag-message sa aking Viber, 0921-262-6695. And then, sa aking pong Facebook account, ayan, Selroson Ruslin. Ayan. Baka po gusto nyong mag-invest or meron po gusto nyo pong mag-agents. Ayan po. Pwedeng-pwede po. Ayan. Thank you. Bye.